Welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Ito po ulit ang inyong admin upang magbigay sa inyo ng panibagong information na maaari pong makatulong sa inyong pamumuhay dito po sa Japan. Ang topic ko sa video nito ay tungkol po sa mga lumabas na news kahapon and today po tungkol sa gagawing pagbabago sa immigration policy po tungkol po sa special skilled worker visa na binibigay po dito sa Japan. Ang Nikkei News po ang unang naglabas ng information nito at marami pong sumunod na mga media outlet po na ang reference po ay mula din po sa kanila. After almost 2 years simula ng implementation nila ng pagpapapasok sa mga workers na under sa special skill worker visa po kung saan very strict din ang requirements at ang policy and regulation po nila, nire-review po nila ang maging result nito at pinag-aaralan sa ngayon ang possible na pagbabago sa policy ayon po sa mga lumabas na news. So ano-ano ang mga pagbabagong gagawin at bakit nila ito gagawin at ano ang maaaring maging possible effect nito sa ibang visa category dito po sa Japan. Kung gusto niyo pong malaman, panoorin niyo po ang video nito until the end po at pakinggan po ang explanation sa Tagalog upang lubusan niyo pong maunawaan. Again, for transparency ng mga information na gusto ko pong share sa inyo rito, ang mga ito po ay galing sa official website ng ilang news media outlet po or company dito po sa Japan. Kung marunong kayong mag-Nihongo, nakakabasa ng kanji characters, try nyo po o search sa Google at marami po kayong makikita ng information tungkol po sa mga lumabas na news dito. So let's start the discussion natin sa main topic sa video nito. So una, bilang introduction lamang po. So bakit ba nila naisipang baguhin ang policy ng tungkol po sa special skilled worker visa nito? So before that, ang nais ko muna ipaalam sa inyo na ang special skilled worker visa po or tinatawag nilang Tokutei Gino po sa Nihongo or Japanese ay nag-umpisa po noong April 2019. So dito po sa Japan kung saan ang target nila ay makapagpapasok ng mga workers na magtatrabaho po sa 14 different industries dito po sa Japan na ang target nila ay 345,000 workers po. But in reality, simula po nang nag-start nga po sila noong April 2019 bago po magkaroon ng COVID, yung nga kahit na meron din pong nakapasok kahit na medyo mahigpit po yung requirements at policy nila. Pero ang nakapasok po ay hindi po ganong karamihan. Dahil nga po dito, na still pa rin na kulang ang manpower ng mga ilang company dito po sa Japan, lalong-lalo na yung sa 14 different industries na siyang nangangailangan po ng manpower. So, para po maka-attract sila ng more workers, naisipan po nilang i-review ang naging result ng policy na pina-implement po nila at malaking possibility daw po na mabago ito at maaring start ng implementation is earlier next year, 2022 po. Okay? So next, so ano nga ba itong tinatawag nilang special skilled worker visa po para po sa mga hindi pa nakakaalam nating mga kababayan. So ang special skilled worker visa na ito po ang yung pinakabagong type ng visa dito po sa Japan na inumpisa nga po noong April 2019. So this is a status of residence applicable po para sa mga foreign nationals who works in Japan, who works in job that's required considerable knowledge of or experience in specified industry fields po. So actually, sa ngayon, para po makapag-work kayo dito sa Japan ng legal po, halimbawa gusto nyong mag-work ng tuloy-tuloy, working visa lang po ang pinaka the best na kunin po pero very strict din po yung regulation nila pati yung requirements po. So sa mga hindi nakakuha noon, ang kadalasang naging other way po nila is maging trainee po. So kaya maraming mga kababayan natin na pumapasok po dito bilang trainee. So itong special skilled worker visa po is parang upgrade siya ng trainee visa. Okay? So kung dati kayong trainee nakapasok dito, so na meron kayong trainee visa, kung gusto niyo makapag-work dito sa Japan ng another year or maituloy niyo po yung dati niyong trabaho, itong special skilled worker visa ang pwede niyo pong may-apply sa ngayon. Okay?
So, sa policy nila tungkol dito sa special skilled worker visa as of now, so ang maximum stay or period na ibinibigay po nila is 5 years. Kaya lang, hindi po ito tuloy-tuloy. So, kailangan pong i-apply nyo, i-renew kayo ng renew every 6 months, 4 months, or 1 year po. So, depende po dun sa industry na pinagtatrabuhan nyo daw po. So, but in total, ang maximum stay nyo rito is 5 years lang po yung allow nila. Then, ang skill standard nyo, dapat maipasan nyo daw po yung examination sa bawat specified industry field kung saan po kayo magtatrabaho. Also, para naman sa language standard, kailangan nyo pong meron kayong enough Nihongo proficiency po. Marunong kayong, may alam kayong pinaka-basic lang ng Nihongo conversation doon sa trip sa field niyo or sa trabaho po. Okay? Then, the other one is sa loob nitong 5 years, hindi nyo pwedeng tawagin dito. Kung may asawa at anak kayo, hindi nyo pwede silang tawagin dito para makasama nyo maniraan sa Japan. Okay? Then also, last one po, is dito sa special skilled worker, is meron silang category. So, type 1 saka type 2 category. Kung saan yung type 1 is yung pinaka parang entry level. Then yung type 2 yung pinakamataas na level kung saan very skilled ka na po doon. Nakapasa ka na sa mga national examination dito sa Japan. At kapag nagawa mo yon, magiging iba yung policy na pinapa-implement po nila doon. Okay? So, yan po ang tungkol po sa special skilled worker visa. Then, for the industries, 14 industries na nag-accept po ng mga SSW or special skilled worker sa ngayon dito po sa Japan, ito po yung list ng 14 different industry kung saan nga pwede kayo po magtrabaho. So, sila yung mostly tumatanggap ng mga worker at binibigay po nila o dinadala po nila sa iba't ibang company na nangangailangan po ng manpower po dito sa Japan. So, ito po siya. Yung pinakabago dito is yung number one, yung nursing care. Dati hindi po yung kasama pero I think last year ata or naidagdag po siya dahil nangangailangan po talaga ng maraming nursing care worker po dito sa Japan. Kaya maraming mga kababayan natin ang pumapasok dito under GPEPA po. Okay? So, number one is yung nursing care. Then, number two is yung building or cleaning management po. Then, number three is yung machine parts and molding industry. Then, number four is industrial machinery industry po. Then, five, electric, electronics, information industry po. Then, number six is construction industry. Then, seven is shipbuilding. Then, number eight is automobile repair and maintenance po. Then, nine is aviation industry. Then, number 10 is accommodation industry, particularly ito yung mga nagtatrabaho po sa mga hotel. Then, 11 po is agriculture, so farming po ito. Then, number 12 is fishery and agriculture, aquaculture po. Then, 13 is manufacture of food and beverage. So, mostly ito yung mga nagtatrabaho po sa mga factory po. Okay? Then, 14 is food service industry po. Okay? So, yan po yung 14 different industry na nangangailangan po ng maraming manpower sa ngayon dito sa Japan dahil po talaga nagkukulang sila dahil nga po sa ngayon ang population po ng Japan ay sa pataas po yung bilang ng mga senior citizen at kung mukunti yung mga kabataan po. Okay? So kaya inumpisan po nila itong special skilled worker para pumapunan yung manpower shortage po nila sa ngayon. Then also, tandaan nyo po na itong 14 different industry ay ina-administer po ng apat na different ministry office po ng Japan. So sila po yung nagkakandak ng administration pati na rin po yung ginagawa pong examination sa bawat industry po. Okay? So next po, so katulad nga po ng nasabi kanina, ang special skilled worker visa ay may dalawa pong category sila. So yung category or type po ng tinatawag po nila, ito yung mga dito po napapaloob ang lahat ng pumasa sa exam at mga exempted sa exam na mostly mga dati pong mga trainee at dito po yung pinaka-starting level talaga nila. Okay? So once na pumasa kayo doon sa kanilang standard sa examination, skill and Japanese examination po at na meron kayong employer na gusto mag-hire sa inyo, so mostly sa category 1 po ang pasok po ninyo.
Then sa category or type 2 naman po, ito yung mga foreign nationals that engage in work that require a proficient skill in their industry field po. So mostly yung mga pumasa po ito na mga licensure or national examination in higher level po. Okay? So sa ngayon, ang pwede lang po makapasok sa category or type 2 is yung mga nagtatrabaho po sa construction and shipbuilder industry. Okay? So, dalawa lang po ang industry ang allowed nila po sa ngayon. So, dito sa construction and shipbuilder industry, kapag nasa type 2 level ka na, meron silang policy po doon na kung saan na pwede nyo pong tawagin ang inyong asawa at anak para po makasama nyo dito sa Japan na mamuhay po. Then, second po is eligible po kayo makapag-apply na permanent visa kapag yun nga nakapasa na kayo doon sa mga requirements. Okay? So, sa category or type 1 po, wala po yung ganong policy. So, yun po yung pagkakaiba nila. Okay? Next po, so ano yung gagawing pagbabagong gusto lang isagawa simula po next year? So, ito po sa ngayon at present, yung katulad nga po ng nasabi ko, sa category 2, ang pasok lamang po is yung dalawang industry, yung construction and shipbuilders po. Okay? Kung saan, kapag nasa category 2 ka na nga po, pwede nyo na pong tawagin ang inyong family, yung asawa at anak mo, para po makasama nyong manirahan dito sa Japan. And also, eligible ka na pong makapag-apply ng permanent visa kapag naipasa mo na po lahat ng requirements po. Okay? So, yan po yung present policy po nila. So, dahil po dito, marami pong marami ding umaangal din po, lalo na sa mga trabahador na pumasok dito as SW dahil lalo na yung may mga asawa at anak dahil hindi nila makasama family nila. So, nakakalungkot nga naman daw po. At parang kung titignan mo in the future, parang hindi siya karapat, parang hindi sila pag nagtrabaho silang tuloy-tuloy dito, parang walang meaning. So, kasi hindi sila makapag-apply ng permanent visa. Okay? So, dahil po dito, so naisipan po nilang baguhin yung policy at maaring starting next year daw po, lahat na raw po ng industry, yung 14 industry na binanggit ko po kanina, ay maaring maisama na po sa category 2. Okay? So, kahit ibig sabihin nito, kahit na kayo ay isang nagtatrabaho lang po sa farming, sa mga nursing facility po, kung maipasa nyo yung mga requirements para po pumasok kayo sa category 2, meron pong possibility yon. So, ibig sabihin, kapag nasa category 2 na kayo, pwede nyo na pong tawagin ang inyong family, yung asawa at anak nyo, para po makasama dito sa Japan, manirahan po dito. Then also, eligible na rin po kayo makapag-apply ng permanent visa kapag na-meet nyo na yung mga requirements po. Okay? So, yan po ang maaring mabagong policy starting next year 2022. So, maaring maglabas daw sila ng pagbabago tungkol dito mga summer in March. So, kung ano man yung ilalabas nilang bagong information at ano yung mga bagong policy po, we will try to post din po rito sa Malago Forum. Okay? So, next po, so bilang isang tip lamang po para sa mga kababayan natin na gustong makapasok dito sa Japan as bilang isang special skill worker. So, ang pinaka madaling paraan po is siguro mag-apply kayo or pumasok dito sa Japan as trainee visa po. Kasi kapag trainee visa, so dadaan kayo sa mga agency without any examination po. Okay? So, kasi yung SSW visa nga po, katulad nga ng sinabi ko nina, is parang upgrade po siya ng trainee visa. Kaya yung mga nakatapos or nagdaan po ng kanilang training dito po sa Japan, merong natakuhang certification. So, exempted na po sila sa skill and Nihongo examination na ginagawa po ng mga yung nag-administer po ng examination. So, hanap na lang po kayo ng employer willing to hire you kapag yun nga natapos na kayo dito as a trainee visa holder po. Okay? So, if you're a trainee now in Japan, I highly recommended po natapusin nyo yung training at contract nyo po para po makakuha kayo ng certificate. Then, yun nga, that will be your ticket para po makapag-apply ng SSW visa dahil nga po very easy. Hindi na kayo, kailangan nyo pang dumaan sa mga examination. So, kapag may willing na company or employer na hire po kayo, maaari po kayong
makapag-apply agad ng SSW visa po. Okay? So, yan po yung pinakadaling paraan po siguro. Next po, so, sa paglabas po ng bagong news na ito at maaaring kung halimbawa may may sakatuparan po ito, maaaring bad news po ito para sa mga Japanese spouse visa holder sa ngayon po dito sa Japan ng mga kababayan din natin. So actually, sa ngayon, yung permanent visa application para sa mga Japanese spouse visa or JSB po ay lalong humihigpit sa ngayon po. So yung iba ay nabibigyan na lang ng 1-year visa at yung renewal na lang lagi. So meron din kami natatanggap na mga inquiry minsan dito po sa Malago na yung dating 3 years nilang visa na binigay po ay naging 1 year na lamang at yung iba dati ay nabigyan ng 5 years naging 3 years na lamang po. So yung dito niyo makikita na medyo naghihigpit po sila sa pagbibigay sa mga aplikant ng Japanese spouse visa po. So kung matutuloy yung plano nilang ito na baguhin at bigyan ng chance ang mga SSW na maging permanent visa dito po sa Japan, malaki ang possibility na yung slot na binibigay nila for permanency sa mga GSB ay mapupunta sa mga SSW na yung nga merong stable job at financially capable. Okay? So sa ngayon, yung mga nag-isip na maging permanent visa dito sa Japan sa pagpapakasal sa Hapon, I think lumang tugtugi na po yun dahil sa mga darating na taon siguro, lalo po sila maghigpit. Okay? So that's it po. I hope na nagkaroon na kayo ng idea tungkol sa bagong news na ito na maaaring isagawa nila starting next year po. So you can share this video po to your friends if you want and don't forget to subscribe at maraming pong salamat sa inyong support at pagpa-follow sa YouTube channel na Malago.